Hello, welcome back to my channel. Sana ay nasa mabuti po kayong kaligayan. Maraming salamat sa lagi ninyong suporta sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button sa Building With You at isunod na rin ang notification bell upang updated ka sa mga upload kong mga videos. At syempre, huwag din kalimutan mag-like at ishare mo na rin pag nagustuhan mo ang upload kong video. Ang isi-share ko ngayon ay yung viral sa social media, ang kabutihan, no? Na ipinakita ni Daniel Padilla sa isang tricycle driver na nakabangga sa kanyang sports car, no? Ayon sa source, no, ang sasakyan daw ni Daniel Padilla ay nagkakahalaga sa aabot na 3 million pesos, no? So, pero sa kabila ng pangyayari na yon ay ipinakita pa rin ni Daniel Padilla ang pagiging humble, no, sa kabila ng kasikatan niya bilang isang artista. Hindi lang siya mabuting anak, hindi lang siya mabuting boyfriend, kundi talagang likas, no, sa kabutihan. Likas siyang talagang humble, at syempre yun ay siguro ay maganda ang pagkapalaki sa kanya ng kanyang nanay na si Carla Padilla, no? O Carla Estrada, ayan. Alam nyo kasi, no, hindi porket sikat ang isang tao, no, o kay mayaman ang isang tao, ay mag-iiba na ang kanyang ugali. Kung talagang mabait ka, no, alikas kang mabait, ay kahit ano pa yung tagumpay na nakakamit mo sa buhay, ay manatili ka pa rin nakaapak sa lupa. At yun talaga yung katotohanan, dahil ang buhay, no, ay parang gulong. Kuminsan ay ikaw ay nasa taas, kaya kuminsan ay ikaw din ay nasa baba. So huwag natin masyadong maliitin yung mga tao na nasa baba ngayon, baka someday ay sila din yung nasa taas at tayo din ay nasa baba. So anuman ang nakamit natin tagumpay sa buhay, ay manatili pa rin tayong humble at maging mabuti sa kapwa natin. Aside na siya na ang nabangga, ay talagang nakakamangha na siya pa ang nabigay ng pera sa tricycle driver. Kung ako lang naman, ay oo naman, yun din ang gagawin ko. Kasi, syempre, kung marami ka nang ang pera, no, bakit mo pa obligahin yung isang tao na hindi naman niya sinasadya, di ba? Kung makikita naman na hindi sinasadya at aksidente lang naman ang nangyari, siguro ay kailangang give and take yung unawa po sa ibang tao. Kasi nga ay lalong-lalo na ngayong pandemic, no? Alam niyo naman na yung mga jeepney drivers, tricycle drivers, no, ay talagang naghihikaho sila kasi wala silang biyahe, no. Kaya yung mga iba, kahit sabihin man na bawal bumiyahe, ay talagang lumalabag sila kasi nga wala na silang maipakain sa kanilang pamilya, no. So talagang sobrang namangha ako kasi yung ayon sa video ay kalmado lang si Daniel Padilla na bumaba, at syempre sinabi pa niya na observe yung social distancing, at syempre yung mahinahon lang siya na tiningnan yung kanyang sasakyan, yung nabangga, no. Wala ka talagang makitang galit o kaya'y pangmumura sa kanya, kundi talagang andun yung kabaitan, no, na nakita mo talaga sa kanya. So yun dapat ang ugali ng isang tao na kahit ano pa yung nakamit sa buhay, lagi lang tayong nakaapak sa lupa, kahit pa gaano man kataas ang ating nakamit sa buhay, no.
Kasi yung mga iba kasi, no, ay kaya hindi sila nagtatagumpay, no. Parang mabilisan lang yung tagumpay na nakakamit nila. Kasi once na nagtagumpay na sila ay parang nag-iba yung ugali nila at hindi na nila pinapahalagahan yung mga kayamanan nila na, dahilan nga sa ang iniisip kasi nila ay syempre meron pang darating. Napapansin naman natin ngayon na karamihan, no, may mga artista na noong sikat pa sila, noong marami pang offer na mga marami pang offer sa kanila, no, na mga pelikula or whatsoever, no, ay parang hindi nila iniisip yung susunod na mangyari. Hindi nila iniisip na darating yung araw na natatanda sila at syempre yung mas marami ang papalit, no, na mas mga bata, mas talentado. So hindi nila iniisip. Kaya ang nangyari ay sa ngayon ay marami mga artista ang talagang naghihirap, no, na wala pala silang naipon nung time na masyadong sikat pa sila at marami pang mga offers sa kanila, no. So ang lesson dito ay kahit gaano pa yung tagumpay na makakamit natin sa buhay, ay manatili lang tayong humble at saka ugaliin yung ugali na give and take. Hindi yung bigla-bigla ka nilang mag-iinit ng ulo o kaya bigla-bigla ka nilang yung kaso ka agad na hindi mo man lang, wala man lang yung unawa o magandang usapan, no. Kasi may maraming mga iba dyan na mayayaman na mabangga lang yung okay, magasgasan lang yung kanilang sasakyan, ay talagang kuminsan ay talagang nananapakses pa sila kaagad, no. Yun ay hindi dapat mangyari sana yun. Kasi sasakyan lang po yan. Oo, sabihin man na malaki ang pinambili mo sa sasakyan na yan. Pero kumpara sa hindi ka papipigil sa nararamdaman mo na galit, ay mas lalong mapapahamak ka lang, no. Yun kasi yung dahilan kung bakit yung mga iba ay panandalian lang ang kanilang kasikatan. Kasi once na naging sikat na sila, ay parang nawala na yung pagiging humble nila, no. Yung parabang hindi nila alam kung saan sila nanggaling. So yun talaga yung hindi maganda na ugali ng mga ibang sumisikat. So okay, ibang yumayaman, no. Sa mga katulad ko na humahanga sa ginawa ni Daniel Padilla, ay syempre isa rin ako sa humanga, no, na katulad nyo, kaya i-share ko kasi viral siya ngayon sa social media. At yun ay talagang nagpapatunay na mabait talaga ang mga Pinoy, no. So I'm so proud na naging Pilipino ako. At syempre nandun pa rin, lagi nating nakikita na sa kabila ng hinaharap natin na pandemic ay nananatili pa rin yung pusong Pinoy, no, na yung tulungan na kahit hindi tayo mayaman ay pwede tayong tumulong sa ibang tao. So yun lang po, and God bless po muli sa ating lahat. Maraming salamat po muli sa lagi ninyong suporta sa aking channel. Bye bye, see you again sa next video.